mahilig ka ba sa sandwich? Kung oo, ibig sabihin ba nito ay kabilang ka sa sandwich generation? Wait! Hindi ito yung generation kung saan nauso ang pagkain ng sandwich, ha? Ito ang kinasanayang kultura ng Pinoy edad 30 hanggang 50 anyos kung saan nahati sa gitna ang kanyang responsibilidad sa pamilya at mga nagkakaedad ng mga magulang. Kumbaga sa sandwich, ikaw yung palaman na nagbibigay ng lasa at buhay sa dalawang plain na tinapay. Ito si Ruby, isang accountant, nangarap ng maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Aminado siyang naging mahirap ang buhay nila sa Iloilo, kaya na makapagtapos ang pag-aaral, lakas loob itong pumunta ng Maynila. Naalala ko yung unang sahod ko na sa magkano lang yung minimum. 30 or 40% kasi dito sa Manila ang mahal ng boarding house, ang mahal ng pagkain. So 30% ng sahod ko, pinapadala ko 'yon sa bahay monthly. So doon ako kunin yung pangmatrikula nung kapatid kong nag-aaral, tsaka yung tulong na rin sa bahay. Bukod sa lakas ng loob, baon niya ang inspirasyon at sakripisyo ng mga magulang. Alam mo yung kaning isusubo niya, totoo yun. Naririnig natin yun sa mga telenovela, ganyan, na yung kaning isusubo na lang nila, ibibigay pa sa inyo. Yun yung tipong nakita kong sakripisyo talaga ng parents namin. Hindi man ganun ka ano yung naging buhay namin, pero alam mo yun, nakikita mo yung sakripisyo nila. Naging mapalad si Ruby sa kanyang mga pangarap. Kalaunan ay bumuo na rin siya ng sarili niyang pamilya. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nahinto ang pagsuporta sa pamilyang naiwan sa Iloilo. Before kami kasal ng asawa ko, pinag-usapan na namin yun. Kasi gaya ko, tumutulong din siya sa family niya. So pinag-usapan namin na kung ano man yung tinutulong namin sa mga magulang namin ngayon or sa pamilya, i-continue namin kahit na mag-asawa na kami. Ang term na sandwich generation ay binuo ni na Dorothy Miller at Elaine Brody, mga social worker noong 1981. Ito ay para ilarawan ang caregivers na na-sandwich sa pagitan ng magkaibang henerasyon. Sa pag-aaral ng Economic Research Institute for the ASEAN, 15% ng middle generation na may edad 30 to 40 years old ang madalas ma-ospital kada taon. At kalahati ng nasabing 15%, ang kanilang hospital expenses ay binabayaran ng kanilang anak o sakop ng HMO o Health Maintenance Organization nito. Ayon naman sa pag-aaral ng Philam Life, 16% lang ng mga Pinoy ang may kakayanan na gumastos for medical bills. Nasa 58 milyong Pilipino o 12.3 milyong pamilya ang nakakaranas ng kahirapan. May mga set of values ang societies, and in particular sa Philippine society, sa mga values ay yung ng parents ay binavalue nila yung maraming anak. I said marami, especially sa unang panahon, mga I'm talking about after the war, no, sa 60s, 70s, maraming anak kasi parang nakikita nilang insurance nila yan pagdating when they become old, so their children will help them. Let's always be positive that this is a phase of life that we have to face. Kasi darating yung time na tatanda yung parents natin, aalagaan natin, and then we have our own children. But yung kasing pagiging sandwich generation, it could be one or a combination of support you provide for both. It could be like assisting na sa daily living, it could be financially, it could be medical care. So marami siya, no? Hindi siya pare-pareho. Ang mga Pinoy daw kasi kadalasan kung anong nakagisna na buhay, kahit na alam nilang sila ay mahihirapan. Tanggap lang ng tanggap. Madalas kung ano ang gusto ng kanilang mga magulang, iyon ang dapat masunod. Pero hindi dahil ibinigay sa atin ng ating mga magulang ang ating mga pangangailangan, ibig sabihin, obligasyon na ibalik ito sa kanila. Kailangan matutunan ng, well, the younger generation and the parents, ito old ano to eh, parang old belief na ang mga anak ay retirement plan ng mga magulang. So siguro yun yung unang-unang dapat magkaroon ng change in mindset with the parents and even with the children din, no? It's something naman na hindi natin tinatakasan yung responsibilidad. We just have to have a change of mindset. We have to plan. We have to plan for the future. And we have to start it as early as we could and communicate that plan, hindi lang sa sarili mo, no? Pati doon sa mga tao na magiging involved doon.
Hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari ang ganitong sitwasyon. Ang ilan, nararanasan ito dahil sa kulturang kinagisnan, paniniwala at relihiyon. Patuloy din ang pagnami ng long-term sandwich caregiving. Kapansin-pansin din na ang mga millennials masyadong focus sa pagtulong sa pamilya, dahilan para mas dumami ang multi-generational household. It's inevitable and it's sa atin, no? Hindi na siguro sa Philippine culture, but as a family, it's a natural thing that you would do out of love and respect for your parents. I think that's beyond obligation. But mayroong tatlong kategorya ang sandwich generation. Una narito ang traditional, kung saan ang mga nasa edad 30 hanggang 50 anyos nahahati ang obligasyon sa sariling pamilya at nakakaedad ng mga magulang. Sunod naman ang club sandwich generation. Kabilang dito ang mga edad 50 hanggang 60 anyos o kaya naman 30 hanggang 40 anyos na bukod sa magulang at may sariling pamilya na e-extend yung tulong sa iba pang kaanak kagaya ng lolo, lola, mga kapatid at pamangkin. At ang huli ay ang open face sandwich generation. Sila yung tipong dahil wala talagang aasahan, sa kanya na iwan ang responsibilidad para sa buong pamilya. Yung pagbibigay sa parents, para sa akin, hindi siya obligasyon. Kusang loob mo. Kasi ako naniniwala ako na yung giving back to the parents. Kasi, di ba, mula nung bata ka hanggang makagraduate ka, ang laki ng sacrifices nila. Para naman sa financial expert na si JV Badile, ang mga nasa sitwasyong ito kadalasan nahati sa 3F o flight, freeze, at fight. Yung flight, basically you can just escape. Alis ka doon sa kinatatayuan mo because sandwich generation could be stressing for some people. But that option is not actually applicable kung ikaw ay Filipino. Because most Filipino, they value the traditional belief of close family ties. Ang freeze naman, ito yung tinanggap mo na lang ang obligasyon at nanatili sa sitwasyon. At ang ikatlong option na fight? Fight in the sense that you would fight na hindi matuloy at magtuloy-tuloy yung pagiging part mo ng sandwich generation. How could you do that? You could probably help your parents. Baka pwede at kaya pa nila na magkaroon ng livelihood, ng pagkakakitaan, turuan mo sila kung paano mag-budget in a way para in one way or another, it would increase their morale kasi they are providing for themselves, not to mention, natulungan mo na siya, natulungan mo pa yung sarili mo. Mahirap baguhin ng biglaan ang isang sitwasyon lalo na kung ito'y kasalukoy nangyayari. Pero para hindi magtuloy-tuloy ang kinasanayang kulturang ito, hanggat maaga, kailangan itong paghandaan sa pamamagitan ng financial planning. Kabilang dito ang pagkakaroon ng ipon, paghahanda sa iyong retirement, gayon din ang pagkakaroon ng emergency funds. Since naranasan ko yung buhay na ganun and ayaw kong dumating sa punto na sasama ang loob ko dahil hindi ako binigyan ng anak ko, ngayon pa lang pinaghahandaan ko na yung retirement. So meron talaga akong siniset aside na savings. Ako ang paniniwala ko kasi you always need to save and invest rather than just save. Doing that makes it easier for you to invest to more expensive investment in the future kasi syempre, nasimulan mo na. We don't forget about ourselves because later on, we will be in that generation and we don't want it. Now, we will be depending on our children as well. Old age is a problem. It's a serious social problem. And I think it's high time that the government should really look into it. Kasi yung life expectancy is really growing. It's growing and you expect that there will be plenty of senior citizens out there who would be in dire need of assistance. Sino ba naman ang may nais na hindi magbigay ng tulong lalo na sa iyong pamilya? Pero tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kakayanin mo itong mag-isa. Ang sandwich generation, hindi basta-basta mapuputol. Pero mayroong mga paraan para ito ay masolusyunan. Kaya magandang tayo ay maging bukas sa pagkakataon para mapaghandaan at mapagplanuhan ang kinabukasan. I am JM Encinas. I stand for truth.